shoutout mga kabakyard video. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa Oklahoma Sog Sweater. I-re-remind ko lang po sa inyo ulit sa day old chicks ng ating mga cockerels. Dapat po nagbibigay po tayo ng amino acid dahil ang amino acid ay nakakatulong sa kanilang intestine. Nakakatulong ito para maging mabilis ang kanilang panunaw. At tatanda rin po natin sa 3 to 5 days po nila, dapat po nagbibigay po tayo ng antibiotics para maiwasan po natin ang maagang sakit ng microplasma. Mga kabakyard reader, maganda rin po tayo magbigay ng chick booster sa ating mga day old na mga sisig na may crude protein na 19 to 21%. Yun po ang tamang crude protein po nila para maging maganda po ang kanilang paglaki. Kapag sobra po sa crude protein, ang ating mga alaga, maaari po itong pumaba ang kanilang mga paa, lumaki po sila ng hindi normal. Ginagamit po natin ng ating chick booster sa edad na day old hanggang 2 weeks. Tapos unti-unti na po natin o dahan-dahanin ang pagpapalit ng patuka para hindi po mabigla ang ating mga cockerels. Ang isusunod po nating ibibigay ang chick starter crumble na may crude protein na 17 to 18% para sa ating mga alaga. Ito lang po ang advisable na crude protein para hindi pa rin po maging sobra sa ating mga alaga ang proteinang nakukuha po nila. Mga kabakyard breeder, lagi po natin tatandaan na unti-unti lang po natin baguhin ang patuka ng ating mga alaga para hindi po sila mabigla at masira ang kanilang digestion. Kasi pag binigla po natin ang pagpapalit ng patuka, maaari silang pumayat o kaya hindi po sila matunawan. Kaya inimumungkahi ko po sa inyo o sinasuggest na dapat po na unti-unti po natin pinapalitan ang ating patuka. Tulad po ng chick starter crumble, ginagamit po ito sa 3 weeks na ating mga alaga up to 3 months old. Kapag 3 months old na po sila, unti-unti na rin po natin baguhin ang ating patuka, dadagdagan po natin ng maintenance pellet or stock developer sa ating patukaan. Dapat po makikita po natin na inuubos muna nila ang mga patuka bago natin ito baguhin. Ang pagsasama ng kickstarter crumble at maintenance pellet sa ating mga alaga ay isang transition ng patuka para hindi mabigla ang ating mga alaga. Kapag nakikita na po natin na uubos na ang kickstarter crumble, unti-unti na nating pakainin sila ng purong maintenance pellet. Ginagamit ito hanggang 5 months old. Ang maintenance pellet ay may crude protein na 15 to 16%. Ito po yung paghahanda po natin sa pag-harvest ng ating mga alaga sa edad na 5 buwan hanggang 6 na buwan. Ito na rin po ang transition natin ng patuka para sa pagpunta natin sa regular conditioner na may crude protein na 16%. Kapag hindi pa tayo satisfy sa katawan ng ating alagang stag, dagdagan po natin ang maintenance pellet. Kung contento naman tayo sa kanilang pangangatawan, ang bawasan naman po natin ang maintenance pellet para hindi naman po sumobra ang bulto ng kanilang katawan. Mga kabakyard breeder, kapag contento na po tayo sa katawan ng ating mga stag na mga nakatali, dapat po magbigay na po tayo ng 50-50 na pagkain sa ating mga alaga. 50% na maintenance pellet, 50% na regular conditioner. Sana po meron po kayong dagdag kaalaman, natutunan. Magandang umaga po mga kabakyard breeder. Salamat po.